Ito nga ang ginamit na tried and tested na set play ni Coach Darvin Ham kahapon para nga mabigyan ng 3-pointer itong si Matt Ryan. Pero bago yan, ipag-usapan muna nga natin ang injury ni James Harden. Nagkaroon nga daw siya, mga idol, ng right foot tendon strain, expected na mawala ng isang buwan. Itong Sixers, mga idol, ay sobrang nag-i-struggle in their 9 games. 4 wins and 5 losses nga sila. Tapos ngayon nawala pa itong si James Harden, sinabayan ng pagkawala ni Joel Embiid. Wala ang 2 superstars ng Sixers sa kanilang mga upcoming games, kaya naman for sure na lalong mag-i-struggle ang team na ito. Hindi naman ganun kaseryoso yung dahilan ng pagkawala ni Embiid dahil meron lang siyang sakit. Pero nga, mga idol, hindi maganda na nag-i-struggle na nga itong team ng Philadelphia tapos nagsasuffer pa sila from injuries. May pangarap pa naman sila na mag-compete para nga sa NBA title para sa championship. Pero so far this season ay parang malabo nga yung mangyari. Pero let's see, mga idol, kung makaka-bounce back ba ang team ng Philadelphia 76ers in the next months. At ngayon naman, update para nga sa NBA rookies ngayong season, dahil may mga nagpapakitang gilas nga. Ang nakaupo sa number 1 spot, mga idol, ay si Paolo Banchero, of course, na nag-a-average nga na 21.8 points per game, 7.7 rebounds, and 3.6 assists per game. Pangalawa naman si Benedict Mathurin na nag-a-average ng 20.4 points per game, 4.3 rebounds, and 2.1 assists. Pumapangatlo si Keegan Murray na may 15.7 points per game, 4 rebounds, and 1.7 assists. Itong tatlo ang expected na mag-compete para nga sa NBA Rookie of the Year Award. At mga idol, so far, parang si Paolo Banchero ang lock para nga manalo ng award na yan. Pero tingnan natin at abangan itong grabe at explosive offensive player na si Benedict Mathurin. Kung kayo nga, mga idol, ang tatanungin, sino sa tingin nyo sa mga rookies na ito ang mananalo nga ng Rookie of the Year Award? At para na nga sa ating panghuling balita, ay pag-usapan nga natin ang ginamit na set play ni Coach Darvin Ham para nga sa Lakers kahapon. Nabanggit ni LeBron James sa kanyang interview na parang ginaya lang nila yung play na yon mula sa mga dati pang teams. 2013 ginamit nga ito ng San Antonio Spurs laban sa Miami Heat, kaso palpal nga ito ni Chris Bosh. Ginamit din ito laban sa Miami Heat ng team ng Boston Celtics at nagresulta sa game winner ni Jeff Green. For sure yan na in the past, marami na rin NBA teams ang gumamit ng set play na ito. At mukha namang super effective dahil nagkakaroon nga ng hindi man super open na 3-pointer, ay nagkakaroon nga ng space ang mga 3-point shooter para nga magpakawala ng 3-pointer nila. So talaga namang dapat na bigyan ng kudos itong si Coach Darvin Ham dahil ito nga ang kanyang play na napili. Tiwala na rin siguro siya dito sa play na ito at nakita natin yung resulta. Maganda nga yun at nagbigay pa nga sa kanila ng panalo.